Tattoo has been part of the Philippines culture that started in tribal life, pre-Hispanic colonization of our country. Our country was called La Isla de los Pintados. Tattooing in the Philippines is a tribal form of rank and achievements. It has some magical qualities according to some tribes. Many kinds, traditions, and styles of tattoo are in our country. Tattoo is rank, power, form of beauty, the sign of one's body. Butch, a young tattoo artist who owns Black Samurai, committed to share his knowledge about traditional Japanese art. By chance, he met his wife as his tattoo model that gained him recognition in the Philippines tattoo scene. He is a painter and proceeded to hone his craft by inking people. He put up his shop with the help of his wife. He is original, evolving, and has the elements of designing people's bodies with different styles. Pag tinitingnan mo samurai, overrated din sa internet. So, nilagyan ko siya ng black. So, Black Samurai. So, yun. Doon nagsimula yung pangalan ng Black Samurai. Pag sinabing black, parang bold siya, diba? Tingnan. Actually, dati, ano na ako eh. Painter na ako ever since nung college pa ako. So, as tattoo artist, walang kwentang ano yan, profession niya, diba? Kung anong pinag-aralan mo sa college, yun dapat yung magiging ano, goal mo sa life mo. Dumating na lang na parang nagsimula sa trip hanggang mga tropa nagpapatato. So yun, parang nagsimula yung life ko as tattoo artist. Haji. He has an appealing tattoo that represented Butch, what he can really do. One proof of his hard work. It is Butch's passion revealed on this back piece. Kilala ko na din si Butch sa Facebook. Nakikita ko na din yung mga gawa niya. Tapos, yun, nagkausap kami sa tattoo hanggang sa kinonsider ko siyang kuning artist kasi ang plano ko na nun, likod eh. Harris, he is inspired by Japanese warriors and can relate to the ability of these ancient noblemen. He will be getting this new symbol of power and authority on his arm. Inspired ako sa mga samurai warriors kasi matatapang sila. So, yun ang napili kong design. Siguro applicable din sa akin. Na yun ang gusto ko. Actually, yung una, wala talaga sa plano eh. So, na-inspired lang ako, nakikita ko na art kasi siya eh. So, yun nga, nakahiligan ko. Kailan lang, yun, nasunod-sunod na. Armin, a businessman of all sorts, will be getting a geisha that represents his girlfriend. If they don't work out, it will be forever remembrance of his young love from the past, a symbol of what he had before. Napili ko si Butch kasi yung isa kong kabarkada sa kanya nagpatato. Una, nakikita ko lang siya sa Facebook, mga pictures lang. Pero nung nagpatato na yung kabarkada ko, sabi ko, ay, magaling talaga siya. Siya nga si Butch Rosca. Ayun, nagpa-schedule ka agad ako. Elaine, he lives in Vancouver, Canada. He's currently studying at British Columbia Institute of Technology, taking a business course. His family and also his twin brother are also into tattoos. Oh, I chose Butch because last year I saw him at the tattoo convention, and his artwork and his oriental style really stood out from every other artist. And that's the only one I want on my body, and that's why I chose him, because yeah, he's just better than everyone else's. Butch's wife was a chance by becoming his model in a tattoo competition and won an award. From then on, she has become his life partner and also his manager by running their tattoo shop together. Yung tattoo na yan, bali, nag-decide si Butch na maggawa ng isang piece na panglaban sa dutdutan. So, doon siya nag-start mag-ano ng malaking tats para sa akin. And then after nung pagiging model ko sa kanya, nagtuloy-tuloy yung relationship namin hanggang kinasal kami. Then nag-start na rin kami doon sa team up namin na mag-put up ng shop. Then doon magkasama kami. Ako yung nagpapalakad sa mga schedules niya. And then siya naman doon sa work niya as tattoo artist. He
Here in the Philippines, many tattoo artists have been showing off their stuff not only in the metro, but also from provinces. Recently, a tattoo convention was held and they call it Dutdutan. A lot of artists have been putting up their own tattoo shops, blogs, and websites to showcase their work. This is how they met Butch, through word of mouth and through friends' testimonials. Nagkakilala kami sa Penguin, tapos kinonsider ko na siya. Tapos doon ko na rin sinabi na tuloy namin yung likod siya nagagawa. Tinanong niya na ako kung anong gusto ko. Sabi ko, ang gusto ko lang, samurai na oriental, Japanese, ganun. Yun lang sinabi ko. Tapos sabi niya, magdodrawing siya ng design, tapos kung magugustuhan ko. Noon, after a week, pumunta ako sa shop niya, tinignan ko yung design. Yun, nakita ko yung design na sobrang ganda talaga ng pagkakagawa niya. Kung ano yung drawing niya, yun din mismo yung ginawa namin. Tapos yun, nag-schedule na kami ng session. Inabot kami ng mga 4 na buwan katagal bago matapos. Kaya napili ko si Butch, yun nga, tulad ng nasabi ko, siya yung nagsimula sa akin. Gusto ko, kung meron, kung balak ulit magpalagay, siya ulit yung gagawa. Kasi nakikita ko talaga yung determination niya, yung talent niya, yung skill niya. Magaling siya. Considering getting your first ink but don't know quite what to expect or how to prepare, a tattoo, especially for a first-timer, can be daunting if you consider the permanency and the possible pain. Feeling intimidated doesn't necessarily mean a tattoo is a bad decision. It is a natural reaction when you are faced with the unknown. Shrink your ink worries with a little thought, research, and preparation. Sa start naman yan kasi ang skin kasi iba-iba yung canvas. Sa totoo lang, bakit ba kailangan maging 5 years na ang tattoo artist by experience, matawag lang na professional? Kasi hindi lang naman yung art itself eh, kundi yung skin, iba't ibang klaseng skin tone, skin color, at saka texture. Alamin mo kung paano yung technique pagpasok ng tinta sa balat. Una, sobrang nag-ano ko kasi parang ang laki, tapos sa gilid pa, sabi nila masakit. Pero tinuloy-tuloy naman namin, 2-month session, every week, natapos. Yung pag-aanda ko nung unang pagpa-tattoo, yung kailangan dagdagan ko yung tapang tsaka last nung loob kasi wala pa akong experience eh. Tsaka wala pa akong mga kaibigan nun na may tattoo eh. So hindi ko pa alam talaga kung anong nangyayari. Hindi ko wala naman kasi alam ko na yung sakit eh. I know what to expect kasi yun nga, second time ko na to eh. Nakanasan ko siya nung una. And since kinaya ko, so yun, ganun lang ulit. I just get about 8 hours of sleep before I get my tattoo and just eat a good meal before I come here. Then I won't feel the pain when I get here. Everybody has its own perspective why they got ink. Each has its own meaning. Majority has its own tattoo stories. Some tattoos have meanings you will never know unless you ask. So kailangan ipagmalaki natin yung oriental works natin. Kasi pag sinabi mong oriental, hindi lang naman Japanese or China, di ba? So, lahat yan eh. Sakop tayo ng oriental. Basta buong Asia yan. So, papalit-palit ng kultura. Ang ibig sabihin ng aking bagong ipapagawa ay ang significance ng girlfriend ko sa buhay ko. Magpapalagay ako ng geisha kasi half Japanese siya. Sa likod ko, wala namang lalim o kaulugan para sa akin. Basta yun lang yung interesante at saka appealing na disenyo para sa akin. Tsaka gusto ko talaga siya. Maliban dun, wala namang... yung art lang talaga, yung aesthetics lang talaga. I got a phoenix because it basically represents a new life and it represents me, like how everything from the past and now. And just the skull and the animas, we just incorporated in it to be better and like flow and everything will turn out to be really good. We all know tattoos hurt a lot, permanent and will forever be part of you. Getting this permanent art, you will hear all kinds of comments from it didn't hurt at all to stories about getting sick or passing out. Don't listen to any of it as the pain is different for different people and varies depending on the part of the body that is being tattooed. Wala namang nag-stop, mga nangihinayang lang. Ang hinayang sa gastos. Pero nag-stop wala. Kung di man mag-workout, siguro, dyan lang siya.
isa lang siyang page sa buhay ko. Para hindi ko siya makalimutan, nandyan lang siya. Hindi ako nanginayang kasi dapat unang-una ako magpapatattoo ka. Sigurado ka sa disenyo mo. Yung gugustuhin mo siya ng matagal na panahon para walang panginayang. Pag nagpatattoo ka, it's at your own risk. Bago sila magpatattoo, isipin muna nilang maigi kung ano yung talagang gusto nilang design. Kasi permanent na yan eh. The fact that nearly everyone is nervous when they go to get a tattoo. Main reason, the pain. People wonder how they can tolerate the pain during the hours from start to finish. There is always a feeling of apprehension when you sit in the chair. This is your body's natural defense, endorphins. Your own endorphins will kick in and help to ease any pain or discomfort you are about to deal with. The first 60 seconds is usually the worst, and then when you realize it's just not that bad, you calm down and the rest is smooth sailing. Masakit pala siya, pero pagtapos na, yun, na-appreciate mo na yung buong anong sakit. Ang painful na mga parts, yung ano, spine, tsaka yung bandang kwet, sobrang sakit talaga dun. Hindi ko makalimutan. Top of my, around my ass area and behind the thigh is where it hurts the most. Para siyang binasa tapos nilapagan ng plancha. Ganun siya kasakit. Each culture has its own reactions on tattoos. Positive and negative, we cannot control that. Acceptance of this art has been fought over so many times. Pinaka the best na reaction, yung akala nila yung sleeve na sinusuot ng mga nagmumotor. Tapos tatanungin ka nila kung pwede nilang hawakan. Tapos pag hinawakan nila, tapos sasabihin nila tunay pala, tapos ang ganda raw, tapos ngingiti sila. Yung nakakatuwa yun. Madami, kung ano-ano. Hindi ko nila, parang drawing ng bata, mga ganyan. Pinaka-worst naman, sa MRT. Kapapatato ko pa lang nun. Tapos, yung may matanda ron, na talagang kinausap niya ako, tapos nilecturean niya ako na hindi raw maganda yung nagpapatato at saka may tattoo daw, mukha daw kriminal. Matanda yung nalalaki, tapos kinausap niya talaga akong ganyan. Nope, everyone, my family and friends, they all love tattoos. Basically, like 80% of my friends have tattoos, and a lot of people in our family have tattoos. My dad has a lot, my Lulu has some, and my twin brother actually has a lot too, so it's really good. Mas maganda kung positive, tsaka ma-appreciate nila na hindi dumi yung pagpapalagay ng tattoo. Yun yung magandang reaction, pero maliban dun, hindi ko na pinapansin. Tattoos is being more of a trend. They have developed dramatically and are becoming more of a self-expression. It is very popular for everybody, young and old, show off their permanent inks. This illustrates that it is somewhat being more acceptable to our society. More and more want to have one. I have actually three. Para sa akin kasi ang galing ng isang artist, hindi lang sa pagiging artist. Siguro kung paano nadalin yung life niya, nadederecho siya. Kasi yung art kasi continuous study yan eh. Walang katapusan yan. Sabi natin famous ka, yun din magpapakasira sa'yo kung hindi mo kayang dalhin. Medyo nag-i-improve na siya, gumaganda na dahil nabibigyan na ng exposure yung magagaling na artist, kahit mga underground, hindi lang yung mga mainstream. Na-develop lalo yung talent nila dahil marami lalong nagpapagawa sa kanila. So yun, maganda siya, positive, going up. For me, the tattoo industry in the Philippines is really blowing up. As I see it, it's actually, I think, catching up with the United States and Canada. Like, everyone enjoys it, and I just see, like, pretty soon it'll be just like the United States and Canada. Everyone with tattoos and getting more and more artists evolving and coming through. Unahin mo muna yung art bago yung pera, kasi kung nandoon yung galing mo, maraming hanga sa'yo, maraming kahit magkano pa yan ang i-demand mo, babayaran ka na dahil sa respect. Sa akin, maganda buhay at saka interesante yung tattoo scene ngayon sa Pilipinas kasi accepted siya ng karamihan ng mga tao. Tapos,
maraming gustong magpa-tattoo. Tsaka maraming magagaling na artist na talagang magaganda yung gawa. So may inganyo kang magpalagay ng tattoo para sa'yo. Kaya buhay na buhay. Butch Rosca brings his passion for the art with him anywhere he goes. Not only it feeds him, but it feeds his family and his soul. This is his only lifestyle where he provides the best quality of service and original craftsmanship, just like how we aim for the best quality of our lives. So if you are dreaming to have an oriental art on your body, consider yourself to get to know your artist first, like how I knew Butch Rosca from my friend Haji Molina, and I bet you can get a painful worthy experience. Lahat naman tayo may pagmamahal. Pag sinabing may pagmamahal, passion sa art mismo, parang nagagawa natin yung gusto natin. At kahit gaano pa katagal yung kahirap yan, gagawin natin dahil sa passion. Huwag mong isipin na papagod ka. Kasi pag iniisip mo na pagod ka, hindi mo magagawa yung gusto mo. Kung masyadong sakitan, at saka sana isa na naman to sa mga masterpiece mong matitindi na talaga namang nakalat sa buong Pilipinas. Yun lang. Thank you in advance. Message ko kay Butch, ano, keep up kasi magaling yan eh. So pagbuti yan pa. Tuloy-tuloy niya lang, huwag siya mapagod na mag-share sa ibang tao and then pagpatuloy niya lang yung mga mabuting ginagawa niya para sa iba. Message ko para sa lahat, una sa mga clients ko, maraming salamat sa pagsuporta ng art ko at saka sa Black Samurai. Saka sa Alamid, salamat din sa pag-endorse sa akin parate. Tunay kayong pamilya.